Hello mga kabayan, nandito tayo sa Germany and ngayon ay malamig. I-walking tour ko kayo dito sa aming city. Enjoy ko na lang yung life ko dito kahit malamig. So, ito talaga yung pinaka-witness ko is to live in a cold place. But wala na akong magagawa, nandito na talaga ako. So, I need to face it para hindi ka na mahihirapan. 6 degrees guys, 6 degrees. And ang pinaka-importante is ma-enjoy mo yung life. So, imbis na magre-reklamo ako ng magre-reklamo. So, enjoy ko na lang yung life. And this time, hindi na ako okay lang pala kahit malamig. So, makaka-adjust pala yung ating katawan. So, ayun. Super cute ng aso niya. Pero hindi ko siya pinipakita. Pwede yata. May aso sila. Oh. Aso, aso. Hindi ko pwede ipakita yung mukha. So, yun. So ngayon naman, lalakad naman tayo sa mga city-city. Our city looks like this at this moment po. So ganito po yung ating itsura this time. So kung makikita nyo, ayan po. Oh. Nandito tayo sa isang store na kung saan ang mga binibenta nila ngayon is pang winter time kasi tapos na yung summer time. Kung summer time naman is ang ibibenta naman nila is yung mga pang summer na mga clothes. So ngayon, mga binibenta nila is pang winter kasi yan yung mga kailangan ng mga tao. Oh, ang ganda-ganda talaga ng mga ano oh. Ayan ha. Ayan o oh, diba? Maganda yung kanyang mga kuan. Disclaimer lang po, hindi po ako binabayaran nito ha. Gusto ko lang na mag-vlog. So, wala pong nagbabayad sa akin ng mga kuan. It's my own kuan. It's my vlog only. And then this time, parang gusto ko siyang i-try sa city kasi parang I can do also barefoot sa snow. So, why not try to go barefoot in autumn time? So, oh, ayan. Parang maganda. Ayan, kung makikita nyo yung mga, ayan, yung mga leaves. Ayan. So, ngayon walang ganap masyado dito. So, ganyan po. Ayan, kung makikita nyo yung mga tao, medyo hindi masyadong maraming tao this time. Aba. Pero parang gusto ko siya dito kasi nai-enjoy ko. May iba na mga nag-ano din dito. Parang tinitingnan nila ako. Pero ito is parang gusto ko siya kasi parang ano, parang iba yung texture niya. And sa summer time is may water dito. Ayan, ito is mga light siya. Tapos dito lumalabas yung mga water. So sa summer time, kasi nag-i-enjoy dito yung mga bata na mag-play ng barefoot. So, and this time naman is ako lang yung nag-i-enjoy na naglalakad ng barefoot dito. Kasi yung mga tao is nalalamigan siguro. Or kapag summer time nga, minsan-minsan lang yung mga tao nagbi-barefoot. So, ayan. Sabi ko, gusto ko namang i-try na mag-barefoot in this fall season. Ayan, ganyan po. Walang mga tao dito. May mga tao pero makikita niyo. And of course, we have to be very careful kung saan tayo mag-step on kay baka may mga ang tawag dito. Of course, hindi ka naman mag-step kung may mga tinik-tinik. So you have to be very observant kung saan ka nag-aano ng steps mo. So, parang mai-enjoy ka lang siya. Yan, may tao doon. Patingin siya sa akin, pero kanina, pero hindi ko pa inano kasi bawal kasi dito ipakita yung mga tao. Hindi pala siya. Ganyan pala yung feeling. Parang hindi na siya. Parang hindi na siya nakakatakot. Sa umpisa lang pala, oh. Mas malamig pa ngayon nag-barefoot ako sa autumn time. Last week, doon ako sa bahay namin nag-barefoot, naglinis ako sa aming yard. And then mas ano doon, mas malamig kasi ano, ang tawag doon, hindi siya parang may mga wet na grass and wet yung ano, ngayon is dry siya, so hindi umuulan, so kaya hindi masyadong
hindi siya masyadong ano, malamig. 6 degrees ngayon, mas malamig pala, pero sa paa ko is hindi siya parang yung tawag doon, hindi siya ganun ka kalamig kasi dry yung ano, yung mga leaves, hindi siya ganun ka wet tulad ng yard namin last time. So maganda, maganda yung feeling. So kung makikita nyo doon sa area na yun, saan ba yun? Yan. Ito. May kapihan din doon. Kasi may mga German, mahilig sila sa kapi-kapi, tea, ganyan. Mag-meeting, halimbawa mag-meet sila ng kanilang mga friends or mga ano. Yun. Parang gusto nilang mag-meet sa mga tao. So, diba ang ganda ng lugar? Na-enjoy ko yung pag-barefoot dito. At wala na akong, parang hindi na ako nahihiya sa mga tao. Kasi parang it boosts my self-confidence. Kung titingin man sila sa akin, parang hindi na ako nagmamind kasi it's my life and I want to do something for myself. Kung ano yung gusto ko, yun, ginagawa ko. So, diba? So, ganyan po ang city. Yan, medyo marami-raming tao. Pero yung mga tao, nandito sila sa city, pero yung mga tao nasa loob ng mga ano, kasi halimbawa yung lugar na yun, pwede kayong uminom ng tea. Yun, open. So, halimbawa ito, pwede rin kayong mag-drink ng tea, coffee, or kung anong gusto nyong gawin. Yan. So, ganyan po yung system ngayon dito. So, yung mga ibang mga trees, nawawala na yung mga dahon-dahon nila, pero this in this area, hindi pa siya complete na nawala yung mga dahon. So, oh, we need to, ito palang palm, kailangan pala na linisin. Hindi siya mag-survive pag winter time, so that's why we need to clean this up, but now is Sunday, so that's why chill lang si Clarita today. So ayan, ang ganda ng mga ano, ayan, ilang oras na ba? Ganito po yung mga store dito, hindi po tulad sa Philippines na mga bahay-bahay, mga store at dito is kung may mga store ka, you need to pay for the tax really, and you have to unmail din. Ano bang unmail din? You need to register it. Hindi pwede na mag-open ka ng store dito without registration. So, kailangan mo talaga magbayad ng tax. Ayan. So, dito sa city namin is hindi siya ganun nga mall na meron. Meron sa Munich, may mall doon. Pero dito is look like this po. Halimbawa dito, ang mga binibenta is sport na mga dress, mga shoes, and something like that. So, iba-iba. Halimbawa doon naman, doon sa area na yon is mga damit na mga babae at mga lalaki. Iba't ibang mga ano ang mga binibenta. So doon naman sa street na yon, doon may binibenta doon ng mga groceries, dyan yung mga bed, dito yung mga damit na mga babae at lalaki, or kung kanino mga damit. At ito naman is mga sport. At may mga doon sa bandang doon is may mga shoes din na binibenta. So, hindi po siya tulad sa mall na all nandyan sa isang lugar. So, dito, pag gusto mong bumili ng damit at mga ano-ano, kailangan mo talagang libutin yung buong city at puntahan mo yung isang lugar kung saan ka gustong bumili. Ito na tayo sa aming pinaka city talaga. Ito yung pinaka heart ng aming city. Dito matatagpuan nyo ang restaurant siya, and then pwede ka dyan kumain sa loob. It's summertime din dito. Dito sila sa labas, yung mga maglalagay sila ng misa sa labas pag summertime. Pero today is medyo palamig na siya, that's why nasa loob lang. Yan sa loob na yan is pwede kayong kumain dyan sa loob. May open time sila at kailangan nyo lang basahin yung kung ano yung open time nila. So, ito na po yung city namin. Ang gusto ko dito is dahil
kahit pinaka-heart na siya ng city ay naglalagay sila ng mga puno. Kung makikita nyo yan, mga puno po iyan. So, at dyan sa ilalim ng puno na yan is may mga pwede maglalaro ang mga bata dyan, may mga sand na pwede nilang laruin. So, ilibot ko kayo dito sa aming city. Ganyan po siya. So, yan na yung Rathaus tawag dyan sa Germany. Tapos, doon banda naman, yan is mga ano din yan, mga damit din yan, damit, shoes, at kung ano-ano pang mga mabibili nyo dyan. Mix yan sila dyan. And yung dito naman is mga, pwede kayong bumili ng mga cake or bread or mga sweet dyan. And doon sa area na yun is may mga inumin sila. And yun po yung church dito. Yan. And yeah, kung yan makikita nyo po, yan, dyan po nakalagay yung mga ating mga shoes. Pwede kayong bumili dyan. And yan po. So, ganito po tingnan yung aming city this time. Kung makikita nyo, hindi siya ganyan ka daming tao. So, ayan po, ganyan po. So, sarado sila today kasi walang ganap. Sa next weekend siguro open sila kasi Linggo talaga dito, sarado talaga dito. So, ayan po. Ayan. Ito yung open time nila. Ayan, yung open time nila Monday to Friday and then Saturday din. Pero this time, sarado sila. Pero pag may ganap, open naman sila. Kung makikita nyo, hindi pa kinuha ng itong isang inuman dito, yung kanilang mga lamesa. Pero nakikita nyo yung mga red na dyan. Yan. Yung red na yan. Yan po ay isang kumot para pag, kasi minsan may gusto pa rin na magkain sa fresh na area. So, sa loob kasi walang fresh, so, fresh air. So, gusto ng mga German din na mag sit down outside drinking coffee and tea. So, that's why hindi pa nila nilinis kasi wala pa namang snow. Pag may snow na yan, lilinisin nila yan. Yan yung tinatawag na Rathaus, kung saan dyan yung mga empleyado ng mga government ang tatrabaho. And ito yung pinaka-heart ng city, kung makikita nyo. So, dito, nagtatry ako mag-barefoot kasi parang gusto kong itry na mag-barefoot dito sa city. And para pang ano lang na talaga lang dito ako sa city. Maganda yung feeling. Parang very fun. Nice lang yung feeling. So kung makikita nyo yung ano namin, parang ano ako dito, ako lang mag-isa. Hindi, may mga tao din dito na dumadaan. Siguro sa mga kapalagyan na yung makakalap sa mga bahay ko. So, ayan. Ganyan po ang system dito ngayon. Sorry lang, maraming mga leaves, falling leaves kasi yung mga ano. So, kung makikita nyo yung lugar doon, doon kami nag-shopping ni Ate Tess na naka-barefoot lang kami in summertime. Karan? Disclaimer, walang nagbabayad sa akin. So, sorry lang sigla rito naka-barefoot. Kaya ganito na lang tayo. Tingnan nyo ha. Ganyan yung city na. And of course, enjoying barefoot. Yan naman yung talagang ano natin dito. Diba?
So, doon kami nag-shopping ni Ate Tess. Yun, doon. Ito. Ito, Korea na to. Pakita ko sa inyo. So, you will see kung open. Ay, sarado nga. Sarado sila. So, yan. Yan yung lugar. Sarado, madilim. Pero makikita nyo, oh. Ayan, pang winter time. Kikita nyo yung broker ko. Pang winter time pa rin yung kanilang mga binibenta. Siguro masarap mag... ano, mag... ano ngayon, mag... shopping. Kasi kung may mga pang summer time pa na... mga kuan. Kung may summer time, pang summer nga mga clothes pa na binibenta, mas ano siya, may percent na hindi siya masyadong mamahal. Ayan. Oh my gosh! Ilibot ko kayo sa mga ano, kung mag-window shopping tayo, kung anong mga meron dito, para at least makikita nyo naman kung anong meron sa Germany, kung anong mga binibenta nila. Yan, mga tao. At yan. So, we will see. Yan yung mga binibenta nila. Ay, mga pampaganda dito. Ito yung tinatawag na ano, pharmacy. Pharmacy sa Germany. Yan, nandyan lahat yung mga parang Mercury drugstore dito sa Germany. Yan. So, ayan. Kung makikita nyo, ang lalaki ng mga binibenta nilang ano ba yan? Mga pangregalo to eh. Yan. Makikita nyo. Pangregalo siya. O, diba? Mga tao doon. Ayan sila. As in, malamig sa Germany. Parang kung halimbawa uulan ngayon, wala na. Nag-snow na siguro. Pero, bakit si Clarita naka-barefoot? Kasi gusto kong i-try na mag-barefoot. Eh, okay naman pala mag-barefoot. Ano siya? Yung parang ang sarap sa pakiramdam. Ayan, yung mga pangregalo. O, yan o. Ang ganda. 45. Ah! 46 na. 46 euro. Ayan. Ganun yung mga kuan. Hindi po, ano po ito ha, hindi ito binabayaran. Gusto kong matry kung paano, ano ang feeling ng mag-barefoot sa autumn time sa city. Ayan. Diyan sa mga loob-loob niyan, may mga tao nakatira diyan. Ayan, ayan, mga ganyan-ganyan. Doon nakatira yung isang Filipina. Nakakilala ko doon sa may taas, pero hindi niya makikita yung dito sa city. Doon siya banda sa likod, so may mga ano dito, mga marami-rami na rin pala yung mga tao. Dumadami na sila. Ayan, dumadami na yung mga tao, nakikita niyo doon. Baka yung iniisip ng mga tao. Kung nakikita nyo, naka-jogging pants ako ha. Kasi galing po ako sa tennis. So, nagti-tennis kami ng husband ko. Kaya naka-jogging pants ako. So, yan. Sa mga hindi nakakaalam pala, ang trabaho ko pala dito is nasa... Nagtatrabaho pala ako sa city. So, sa garden, landscaping, mga ganyan-ganyan. Nagtatanim kami ng mga puno. Nagtatanim kami ng mga bushes. And, nagtatanim kami ng mga fruits and also mga flowers sa city para sa mga bees.
city service po yung trabaho na. Sa sapatos kayo, hindi kayo makakagalag ko ng mga lips. Ito parang exercise na rin kasi parang, diba? Parang ang sarap lang. Exercise na rin ito. Sarap ng pakiramdam pag ano, pag na-extend yung mga feet ko and pag may nakuha ko sa ito, di ba? Hindi natin magagawa ito sa sapatos na ito. So almost that's all for now. Thank you so much for watching and I hope you enjoy my video and see you next time.